face talking costumes. I heard the trapper couldn't fit into a magnum. Got Becky pregnant cause it broke during action. Dropping out now was a football captain. Working at Subway, what the fuck happened? Annie and a push-up bra looking fantastic. Heard they're both fake, man, chest full of plastic. Always in trouble for a lack of wear fabric. Got the boys staring at a schoolgirl captain. Stacy's like a tutor cause she loves giving brain. Timmy's had the hung with his third leg bang. Joe's an alcoholic addicted to Bombay. Wait, Kelly gave Dave an STD in ninth grade. Katie likes to dance and they say... What's up nga sa inyo mga sir, for today's video vlog nga po ay i-review natin itong Aerox version 1 2019 model, keyless version. So shoutout nga po pala kay Sir Jerome Taklibon na nagpa-unlock para i-review nga po natin itong motor niya. So dito malalaman po natin kung ano yung mga nilagay niyang accessories and parts. So ito naglagay po siya ng hydro drip na cover dito sa panel gauge. So ayan, napakaganda po nito at nilagyan niya rin po ng domino switch para sa kanyang mini driving light. So dito naman naka CNC bar end po siya. So binili niya rin dito sa Shopee. So napakamura lang po nito mga to, no? At ito naman po, papakita ko naman po yung nasa harapan. At dito po sa brake liquid cup niya po is naka Heng Thailand bolts na rin po siya, pati dito sa brake lever. Ayan, so hang po lahat yan. Tapos dito sa harap, ayan, may mga sticker dito at may mga bolts. At ABR Riders din po pala si sir, no? So shoutout po sa ABR Riders ng Panikitar Lock. So ito naman po yung itsura ng harapan niya. So napakagwapo po ng harapan. At naka smoke lens po siya at naka T15 park light. So yung headlight po is naka clear lang po siya. So ito naman po yung itsura ng pinakailalim. So hindi nyo po mapapansin na meron palang mini driving light na nakalagay rito. At malinis po yung pagkakagawa ni sir. So ito nag DIY lang po siya na flat bar dito para magawa niya po ng bracket. So flat bar lang po yan at dini-DIY na lang ni sir. So yung nag wirings po pala nito is si Jay De Guzman ng Kamagay. So force multiplier din po pala si sir ng PNP Panikitar Lock at ABS version po yung motor ni sir. At puro big head po yung nilagay na bolts ni sir dito sa gilid. Pati na rin po dito sa disc, ayan, kumpleto niya na rin po ng bolts. At meron nga rin po siyang extension dito sa tapalodo niya sa likod. Ayan, may nakasulat na Aerox at naka hydro dip po yan. So napakaganda at simple lang yung binili ni sir. Ayan. So dito naman tayo sa pinaka gas tank. Ayan, nilagyan niya po ng mga sticker. At ito naman po yung switch para sa horn. Ayan. So pag kinlik niyo po yan is gagana na po yung loud horn. So naka PIA horn po siya. Tapos pag kinlik niyo po yun, babalik na po siya sa stock horn. So ganyan po kaganda kapag bumabiyay po tayo sa highway, pwede po nating i-loud horn. At ito po, naka-antay po sa po yung cover ni sir. Ayan, yung sa seat cover niya, naka-antay po sa. At ang pinalit nga po pala ni sir dito na seat cover is JRP. Yung plain lang po yung pinalit ni sir. So hindi po siya nag-dry carbon. Mas gusto niya raw po kasi yung plain. So ang ganda po ng seat cover ni sir. At ipapakita ko naman po yung design ng seat cover ni sir. Ayan. So JRP na nakaborda at meron din po siyang etiketa. Ayan. So pinatahi niya na rin po itong seat cover niya, no. Ang ganda po, bagong bago pa talaga kapag meron po tayong anti-pusa. At ipapakita ko naman po yung divider na ginawa ni sir dito sa loob ng motor niya. So DIY lang po ito. Kumuha lang po siya ng maliit na scratch ng manipis na bakal. Tapos nilagay niya na po dito. At yan po, nakaayos po yung mga gamit niya rito. Meron pa pong mga pagkain at saka face mask. So nakahiwalay po yung mga yan, no. Ayan, so may suklay pa at may mga salamin. So ayan po yung itsura ng box ni sir. So ayan, so makikita naman po natin dito yung bracket na ginamit po ni sir is sec bracket. At nakakonekta po siya dito sa may shock. Para in case na tumatalbog-talbog po yan, sumasabay din po yung sa bakal niya. At ito po yung nilagay na bakal na extension ni sir. So nakakonekta po siya dyan at nilagay niya ng foam dito para hindi po siya magasgasan. In case po na
may shock po at nagda-drive po tayo, lalo na pag mayangkas po tayo, tatalbog-talbog po yan, magagasgasan po yung fairings natin. So ito po yung itsura niya, at naka white gold na rin po yung bolts niya. So ayan po yung itsura niya. Ayan, so pakita ko lang po yung gilid, no? At safe naman po kapag gagamit tayo ng mga ganitong bolts, kasi makukunat din naman po yung mga yan. At stock shock pa rin yung gamit ni sir, pero as soon as possible po magpapalit din daw po si sir ng YSS. Ayan, so ito naman po yung gamit ni sir na top box, 47 liters. Ayan, sec din po yung binili ni sir sa Shopee. So 2.5 lang po yung bili ni sir dito sa top box. Ayan, so ganito po yung itsura niya. Ayan, yung logo po ng SEC nandyan po sa taas. At kasha po dito yung dalawang full face helmet. So mas maganda po ito kaysa yung mga alloy na top box, kasi mas magaan po ito. Kapag long distance po talaga yung trip ninyong mag-ride, mas maganda po yan, kasi marami po kayong malalagyan. Kapag yung alloy po kasi mabigat po, tapos konti lang po yung malalagyan ninyo. At ito naman po, yung sa heat guard nya, puro white gold na rin po yung nilagay ni sir dito, pati po sa ilalim. So 80% white gold na rin po yung mga bolts nya. At nagpasadya po siya ng decals po dito sa gitna. Ayan, so pinasadya niya po yung sticker na yan. So Aerox, kulay puti po. At ang sabi po ni sir, ipaparepaint niya rin daw po yung mugs niya ng kulay gold. Ayan, so ganyan po yung itsura niya. At subukan naman po natin pagganahin yung mga ilaw ni sir. Ayan, so T15 LED po lahat ng ginagamit na ilaw ni sir dito, yung nakasalpak po dito. So ganito po yung itsura niya kapag nakasindi yung mini driving light at yung park light, tsaka yung sa signal light. So subukan po natin yung mga yan. Ayan, so naka Pia horn po si sir dito, no? Ayan, kapag nagbubusin na po siya, sumasabay po yung sa headlight tsaka dito sa mini driving light. Ayan, kapag pipindutin nyo po yan, ibig sabihin naka-stock po yan. Tapos pag pinindot nyo po yan, ibig sabihin naka loud horn po tayo. Ayan, pag umiilaw po yan, gumagana yan. Kapag ganyan naman po, is stock horn. So kapag sa barrio po kayo, stock horn lang po yung gamitin natin. At pagka nasa highway po tayo, is pwede po tayo mag loud horn, kasi hindi po tayo maririnig ng mga kasabayan natin, lalo na yung mga malalaking truck po at saka yung mga bus, kapag gusto po natin mag overtake. At mamaya nga po ipapakita nga po natin yung ilaw niya kapag gabi, so kung gaano po siya kalakas. Ayan, ganyan po yung itsura niya, pure white po dito sa harapan. So ito po yung dual contact na ilaw ni sir. So pagka nagsisignal light po siya, umiilaw pa rin po yung isa. Ayan, so yung mga stock po kasi pag nagsignal light, wala pong ilaw dito sa kulay puti. So ayan, hazard, ganito po yung itsura niya, napakalakas po. At dito naman po sa likod, T15 pa lang po yung ginamit ni sir dito, hindi pa po siya nag dual contact. At yung likod nga po sa taillight niya is naka-smoke na rin po. Ayan, ganito po yung itsura ng motor ni sir. Ayan, pang long distance yung setup niya. At naka RS8 na rin po pala siyang panggilid. So hindi na natin na videohan yung sa pinakaloob kasi hindi na natin nasilayan. So ito, ipapakita ko naman po yung sample video kapag kagabi po, no? Ayan, so ito, high po. Ayan, tapos subukan po ulit natin. Yan, low po yan. Tapos subukan natin ng high. Ayan, so ganyan po yung itsura niya. At susubukan po natin mamaya na magdadrive tayo habang nakailaw. Ayan, so pinapagana po natin yung busina dito. Ayan, combo lights po yung tawag dito kapag ka nagbubusina tayo. Tapos nagbiblink po yung MDL tsaka yung sa headlight. So ayan, kung gusto nyo pong magpa-wiring, pwede po kayong dumayo dito sa Panikitarlak. Hanapin nyo lang po yung shop dito sa Kamagay. Magpa-wiring po kayo kay Gerson, ayan, or J.D. Guzman. So ito po yung sample video kapag ka madilim na. Ayan, low pa lang po yan, no? Ayan, tapos subukan nating i-high. Ayan, so high. So napakalawak po ng nasakop na ilaw ng mini driving light ni sir. So talagang sakop na sakop niya, no? So pwede po yan kapag nagbabankingan po tayo sa mga
bitukang manok. Ayan, napakaganda po, no? So makikita po ninyo dyan, talagang sobrang dilim, no? At gabing gabi na talaga. Ayan, kami lang po talaga yung taong dumadaan po dito. Ayan, so low, tapos combo lights. Ayan, maganda po yan kapag may kasalubong po kayo, nagpapasing light na rin po yung ilaw ninyo at nagbubusina na rin po. So ito, tinry na rin natin siya dito sa highway. So ganito po yung itsura niya. So halos sakop niya po yung two lane itong ilaw niya, no? Napakaganda po. So kung gusto niyo pong subukan at matry itong ganitong setup, sana po makakuha po kayo ng idea. At dito na nga po magtatapos yung video vlog review po natin. At huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. And thanks for watching.